guys, welcome. Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Two of Pentacles. More information about you. What's with the Two of Pentacles in reverse here? Mas pinili mo ang pigilan ang sarili mo. Yun ang pinili mo. Ang swertihin ka, ang pumanig ang swerte sa'yo. So, you're controlling yourself, kinokontrol mo yung sarili mo, pinipigilan mo yung sarili mo na ano, para pumanig sa'yo yung luck, yung swerte, na magpadala sa kaba, sa nararamdaman mo na yung parang kabado ka, yung ganoon. Pinipigilan mo yung sarili mo na. For information, ang makipagbati, ang makipag ayos, ang makipag mabutihan sa dati mong asawa, sa pamilya mo. Bakit? Para hindi magulo yung utak mo, para hindi ka malito, hindi ka ma-confused. Nanood ka kasi ng ano eh, nung isang reading na yon. Or pwedeng dati mong asawa yan, no? With the Ten of Pentacles. Para may reading nung isang araw eh. Connected dito sa reading na to. Parang dun ka kumuha ng guide eh. Para swertihin ka, pinipigilan mo yung sarili mo na makipag-ayos, ang makipagbate dun sa pwedeng dati mong partner, sa dati mong karelasyon, or ang pangarapin, or ang hangarin yung makasama siya kasi ayaw mo nang malito pa yung isipan mo. Dahil pinipili mo yung suswertihin ka eh. Yung darating yung destiny, yung tamang person para sa'yo, with the wheel of fortune. Darating na yung kamatch mo. So, meron bang tamang person for you, kamatch mo? Wala pa. Wala pa. Nire-restrict mo yung sarili mo na makipagbate, na makipag-ayos. So, yan. Para dumating yung destiny mo. Yung tamang person for you. Hindi. Para swertihin ka sa buhay. Hindi. Para pumanig sa'yo yung luck, yung swerte. Ayun na yun. Para pumanis sa iyo yung swerte. Para maging positibo na yung buhay mo with a star. Paano ba to? Para maging positive na yung buhay mo with a star. Para po, maging hopeful ka na yung para tuloy-tuloy na yung swerte and positivity na pumapasok sa buhay mo. Ano ang darating sa'yo? Offer? Love offer?
From who? Kanino? From a person na stuck. Ah, sa person na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Destroy or nasira yung relationship nyo. May malalaman ka. Ano yung malalaman mo? Na nininareview siya? Ano yung malalaman mo? Na malungkot siya? Na hindi siya masaya without you? Na hindi siya kontento without you? Na hindi siya satisfied sa buhay niya without you? Na nasasaktan siya? Na pag nagmamatigas ka, yung ganyan. Ano pa yung malalaman mo with the moon in reverse? Malalaman ko hidden, secret. Gusto niya ng victory with you. Kasi ayaw niya nang ma-left out in the cold. Ayaw niya nang maramdaman or ma-experience. Ayaw niya nang yung parang dinump mo na siya or in-abandoned mo na siya. Yung ganun. Ayaw niya nang ma-feel yung parang there's a lot of love and stability yung ganyan sa buhay niya, no? Na nahihirapan siya ba? No? Yung nadrusa siya. Ayaw niya nang ganun. So, ikaw ba yung solusyon daw para hindi na siya mahirapan, para hindi na siya nagdurusa, para hindi na siya malungkot, para maging maganda na yung buhay niya? Pahalang. Pero, ikaw ba daw? Ikaw ba? Ang solusyon niya? Hindi. Ang magkaroon ng balance? Hindi. Ang solusyon ay ang magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Ang makabalik siya sa iyo para maging masaya na siya, para maging nine of cups, para ma-release niya yung mga baggage niya. So may mga baggage na may mga mabigat siya dala-dala, mabigat yung loob niya, no, yung ganoon. The nine of cups, para maging komportable na siya, para matiwasay na yung buhay niya, masaya na siya, truly fulfilled, yung ganyan ba. Yung enjoy niya na yung buhay niya, yung pa easy-easy na yung buhay niya, wala na siyang problema. Wala na siyang problema na buhat-buhat, ganyan. Ayun. So yan. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. And ano pa ba? Aries, Leo, Sagittarius. So halos lahat masabi ko na na. Ano ang feelings ng person na yan sa'yo ngayon? Karma in reverse. So, the karma in reverse. Feeling niya, nagbayad na siya sa pagkakamali niya sa'yo. Siguro sa ginawa niyang deceit. No? So, yan, no? With the seven of swords at the bottom of the deck. Na natapos niya ang karma na dinanas niya. So, para sa kanya, kinarma siya, no? Yun ang feeling niya na nakarma siya at natapos na yung kalbaryo na pinagdaanan ninyo or yung pinagdaanan niya sa relationship ninyo, sa buhay niya. Yung ganun ba? Hindi niya na kailangan maging defensive. So, hindi na siya defensive, oh. And ready na siya for a reunion, no? Ano pa? Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Isa lang. Unstable. Pero unguarded siya. Isa lang. Kadalasan, isa lang talaga yan eh. Mahirap yung, ano, minsan iba. Nasasama lang yan. Ayun o. Queen of Pentacles in reverse. Unstable. Ungrounded. Hiwalay siya sa'yo. That's why unstable siya. Hindi siya komportable. Kaya gusto niya magkaroon ng reunion sa inyong dalawa para maging komportable na at maging parang hayahin yung buhay niya, wala na siyang problema. Lalo with the 10 of wands kanina, no, in reverse, para wala na siyang problema, wala na siyang buhat na mabigat.
sa looban niya, sa isipan niya, no? Baka na-depress niya, stress niya. Kakaisip ng problema ninyo, or sa problema niya sa iyo, or sa problema niya sa relationship niyo, yung ganon. Ikaw naman, pinipigilan mo din yung sarili mo para for sure yung para mahalin ka na niya ng ano ng totoo, pure, ng dalisay, para talagang gustuhin niya na makasama ka, na hindi sa pilitan, na hindi kailangang pilitin yung tao, no? Yung ganun. Siya mismo, siya yung pusang nalapit sa iyo. Siya yung pusang maghahangad na makasama ka. With the karma. Nawala na yung ano dito, yung karma. May karma eh. Ilang beses na lumabas. Possible yun yung dahilan kung bakit yung naghiwalay. What's with the karma here? Ano itong karma dito? Kinarma yung person mo dahil sa may option siya dati. Pero nawala na. Hindi. Ano itong karma dito? With the Two of Pentacles. Kinarma yung person mo dahil sa nag-juggling siya. Dahil sa, yeah, at nasaktan ka. So, pwede may mga pinariority siya or hindi kanya pinariority, no? Or nilagay kanya sa... Nilagay ka ba ng person mo sa third party? Connection? Nilagay ka ba niya sa third party? Hindi naman. Kung nilagay ka man niya sa third party, siguro solely na lang yun. Parang na-juggling siya. Hindi siya... Decidido, nagkaroon siya ng doubt, hesitation, yun yung ibig sabihin ng Two of Pentacles, in reverse, ay, upright yun, yeah. So, nasaktan ka, dahil sa, parang, yun yung dahilan kung bakit nag-end, or kung bakit naghiwalay kayo, dahil sa, hindi siya makapag-decide, yung ganun. Or maybe may option din talaga siya. Or choices, no? Hindi man option, choices. Or priorities, mga ganyan. Ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? You're driven na mag-take ng action towards you. Driven yung isipan niya na i-pursue ka. Buo na yung loob niya na i-pursue ka. Para bang firm na yung decision niya. Napagpasyahan niya na i-pursue ka niya. At kumbaga wala nang bawian yan, ang makasama ka with a lover's card. Dahil mahal ka daw niya. Mahal ka nga ba niyan, ng person na yan? Hindi. Pero nung sinasabi niya, mahal ka niya. Oo. Yes, yun ang sinasabi niya na mahal ka niya. Pero ang totoo, hindi ka niya mahal. Minsan nadadala lang sa emosyon dahil sa situation na talagang nakakapukaw ng emosyon. So, tingin niya, mahal ka na niya dahil sa naging emosyonal siya ngayon sa'yo. Pwede niya. Dahil sa ginagawa mo na para bang pull away ka, no? That's why, ganyan. So, that's why naisip niyang mahal ka niya. So, malaki yung pagkakaiba niya, no? Ano yung feelings mo dyan sa person mo na yan ngayon? Matigas, cold ka, no? No emotion, wala kang empathy dyan, wala kang awa dyan. Unemotional, emotion nga, matigas, oh. Parang bato yung puso mo dyan, oh. Ano ang
gusto mong mangyari sa inyong dalawa, ano yung gusto mong gawin niya. Ang maging undefensive siya, ano pa? Ano pa yung gusto mong gawin ng person mo na yan? Ang makipag-reunite siya sa'yo, ano pa? Ang pigilan mo yung sarili mo, hindi ka mag-effort sa kanya. Ang gusto mo ay siya yung mismong mag-ano sa'yo eh, mag-offer o. Na siya mismo ang maging decisive, ang maghabol sa'yo, ang mag-pursue sa'yo, ang mag-take ng action. Na talagang decidido at prosigido siya, na hindi na siya atras abante, yung ganyan, no? Impossible ang magkasama kayo, yung ganyan. So, ang mabuo kayo, or ang bumuo kayo ng pamilya. Ano naman ang gusto mangyari ng person mo yan sa inyong dalawa? Ang matupad yung wish niya, yung gusto niya na magkaroon na ng stability, na maging hayahay na yung buhay ninyo, na wala na siyang problema, pinuminom na lang siya ng alak, pinuminom na lang siya ng wine, ng juice, mga ganun. Kasi wala siyang problema sa love life niya, sa relationship niya. Pakain-kain na lang siya, na masarap na pagkain, mga ganyan, no? Pahilata-hilata, ganun. Yung matupad or mag-grant yung kung ano man yung wini-wish niya. So, ano pa? Ano pa yung gustong mangyari ng person na yun? Ano ba yung wini-wish ng person mo na gusto niya makuha? Ikaw yun. Ang mamanifest ka niya, ang magkatotoo, yung minamanifest niya, ang makuha ka niya, ang makuha niya yung gusto niya, which is you, ang maging spouse ka niya, and then, yung hindi na siya ma-left out in the cold pa, yung hindi mo na siya i-ghosting, yung hindi mo na siya i-dump, yung hindi mo na siya i-abandon, yung gano'n. Yung relationship niyo maging healthy na, no, with the nine of cups, yung gano'n. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button na Instagram mo notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.